Alam mo, Susan, iba rin ang stress ng city life, tapos isabay mo pa ang matinding init. Nako, sinabi pa Kuya Kim, sabay-sabay nga Kuya Kim, kung pwede sana, isa-isa lang. Ito naman sa mga naghahanap ng complete na pahinga na talagang may katahimikan, pwede rin magtungo sa kagubatan. Nandoon ang sagot, Kuya Kim. Yes, Susan, tulog pa lang daw, marerelax ka na. Mm-hmm. Yan ang kwentong inalam ni Tina Panganiban Perez. Stress na ba ang lahat sa matinding init? Ang road trip pwede na raw makatanggal ng stress, lalo na't kapag tunog na ng kalikasan ang maririnig. Break daw muna sa syudad, pero sa halip na gala, katahimikan ang nahanap ng 22 anyos na si Gab. Nasa punto na po ako ng buhay na lost na lost na po ako. Hindi ko po alam yung dapat ko pong gagawin bilang tao. At nakita ko po yung poster na may gantong healing. Panggagamot po na ginagamit po ang enerhiya ng gubat po. Si Gab sinubukang maglagi sa gubat at sumali sa ilang meditation group. Dito na raw niya nadiskubre ang tinatawag na jungle healing. Para siyang naging rebirth po. Pwede rin pala makuha sa mga halaman. Pwede rin pala makuha sa gubat. Ang kanyang mga kliyente, kailangang magyapak. Tinatawag nila ito na grounding o pagdama ng mga paa sa lupa. Kasabay ng hangin at natural na tunog ng mga dahon at puno, tumutugtog si Gab ng flute. Gumagamit din siya ng African drum na djembe at handpan para makalikha ng nakahahali ng tunog. Pag matinding po talaga yung kalagayan ng tao, 6 months to 1 year. Pag yung tao naman po ay light lang naman po yung kanyang problema, 30-minute sessions na that can release na rin po yung mga stress, anxiety. Ang jungle healing ay tinatawag rin na adventure therapy. Itong pagpunta sa kagubatan ay nakakapagbigay sa atin ng chance na makapag-relax. Nagpapausok din si Gab gamit ang kahoy mula sa puno ng Palo Santo. Pinalalanghap din niya sa kanyang kliyente ang rapé o hapé o pinaghalong tobacco, sage, mint leaves at lavender. Pinaniniwala ang nagtataboy umano ito ng mga negatibong enerhiya. Yung amoy niya, pagkasinindihan po, may calming effect po siyang binibigay. Dapat alam mo na ang paglanghap ng naturang usok, posibleng mauwi sa pagsusuka, ayon kay Dr. Gerald Belandres. Once kasi na na-expose tayo, anything that is burnt naman kasi, pwede kasi maging toxic sa katawan natin. Pwede kasi magkaroon ng affectations dun sa mga lining epithelium ng ating mga nasal passages natin. Kung hindi talaga hiyang sa atin, pwede din kasi itong magkaroon ng mga yung dizziness or sabihin natin, pwede kasi ubuhin, pwede din kasi magkaroon ng mga pagkahilo, o kaya pagsusuka, o kaya masakit ang ulo. No? We have people watching over sa tabi ng mga clients to the point na they don't have to worry. Yung session ay super calming in a sense na journey siya eh. Merong slowly going up. Very relaxing po. Tsaka nakawala po ng madaming iniisip sa utak. Parang natutulog. Kung may labis na pinagdaraanan, makatutulong man daw ang jungle healing, mainam pa rin kumonsulta sa mga eksperto. Kung may pinagdadaan ng depression or anxiety, magpakonsulto muna sa isang mental health professional. And then, kung magbigay na ng go signal yung mental health professional na yon na pwedeng mag-attend ng mga jungle healing, ay, of course, okay na. Hindi raw masama ang mag-unwind at mag-relax, basta tama ang paghahanda sa sarili at kalusugan. Ako si Tina Panganiban Perez at yan ang kwentong Dapat Alam Mo.